κοίτα μου. Κι όμως τα βαγρού, αντίκα ωραίνει σκούντο η μήνα. Να ξάμα-σάμα όλοι τάιο, hindi nyo nabaho na ala. Ako si Akaba na. Ano kaya itong i-deliver natin? Mukhang napaka-importante ng laman ang pag niya para ipatawag nyo tayo itong sikat na delivery expert para naman na rin. Napakaselan siguro nyo lang. Hindi ako interesado sa laman ng kahon. Ang trabaho lang ng delivery experts ay mag-deliver. Kaya huwag na tayong makialam pa. At siguro naman alam mo rin yun, Dr. Jackal. Huwag kang mag-alala. Hindi ako makikialam. Poison mo. Magaruma, total binansagan ka naman bilang Mr. Racer. Kaya uksahan mo na ngayon ang pagmamaneho. Teka! May customer! Welcome po! Sabi na nga ba dito ko kayo makikita mga get-backers? Sexy nila. Binabati ko po yung dalawa. Sa wakas, meron na kayong kliyente. Kumusta ka na, Paul? May bago ko yata ang kasama. Ako po si Natsumi. Estudyante ako at nagpa-part-time job lang ako dito. Ah, ganun pala. Ako naman si Heaven at kinalaga lang kitang makilala. Ikaw si Heaven? Isa akong agent at tinutulungan ko ang mga taong nangangailangan ng tulong ng mga get-backers. Sandali, saan kayo pupunta? Isa nga pala, meron ako importanteng gagawin. Napasensya na, ako rin. Huwag naman kayong ganyan. Makahirap pa naman ako para maghanap ng kliyente nyo. Pwede ba, Heaven? Hindi kami hihingin ng tulong sa'yo kahit kailan. Tapos napakataas mo, Manuel, kaya salamat na lang. Oo nga. Tapos nung nakaraan, napakamapanganib pa nang ipinagawa mo sa amin ni Ban. Pero Ginji, alam ko naman na magagaling kayong dalawa at kaya-kaya niyo yung gawin. Kaya nga hinahanapan ko kayo ng ganung klaseng trabaho. May tiwala ko sa inyo. At alam ko ang kakayahan nyo. Kaya tanggapin nyo na ang trabaho ito. Ah, sige na nga, Heaven. Basta ikaw ang nagsabi, tatanggapin ko. Inuuto ko lang yan eh. Ay! Malaki ang kikitain nyo dito. Kailangan nyo ng pera, hindi ba? Napakahirap ng buhay ngayon. Minsan lang dumating ang ganitong oportunidad. Sasayangin nyo pa ba? Oh, Miss Heaven. Gusto mo ba ng masahe? Pwede na ba ito, ha? Naku, may sinulit. Baka mapatid ka. Hoy, Ginji! Ano pang hinihintay mo dyan? Linisin mo na yung sapatos ni Seven! Nakakahiya ka! Oh. Maghintay na lang po muna kayo dito. Ah, sige, walang problema. Maraming salamat. Kinakabahan ka? Isang sikat na politician ang kliyente natin ngayon. Hindi basta-basta ang misyong ito, kaya huwag kayong mag-alala. Maganda ang bayan. Wow! Mamahalin ng isdang yan! Ang sarap siguro niyan, ano? Ginji, dito ko nga lang! Salamat sa paghihintay niyo. Sir, sila po ang sinasabi ko sa inyo mga get-backers. Kumusta po? Ako po si Ban. At ako naman po si Ginji. Madalas kayong ikwento sa akin ni Heaven at ang sabi niya magaling daw kayong dalawa. 100% po ang success rate namin at kayang-kaya namin ibalik ang kahit na ano. Ang ibig sabihin yan, tinatanggap nyo na ang misyong ibibigay ko. Depende pa rin. Sabihin mo muna sa amin kung ano yun. Ah, aba oo nga naman. Sasabihin ko na. Alam nyo kasi, merong mga napaka-importanting bagay ang ginagaw sa akin sa Hokkaido. Alam ko kung sino kumuha. At ang taong yun ay isa sa mga naging napakatindi kong kalaban mo sa politika. Sa ngayon, mula sa Hokkaido, ay dinala na nila ang mga gamit sa Honshu papuntang Tokyo Shinjuku. Ginawa ko ng lahat para mabawi ang mga yun, pero hindi pa rin ako nagtagumpay. At alam nyo ba, kumuha pa sila ng delivery experts para magtala. Delivery expert? Kahit na gaano kasela ng mga bagay o kahit gaano kadelikado ang tataanan nito, sisiguraduhin ang mga delivery experts na makakarating yun ang ligtas. Kilala nyo na ba kung sino yung mga delivery experts? Hindi pa nga. Pero huwag kayong mag-alala. Kinakiusapan ko na si Pori na mag-imbestiga. Sasabihin ko pag may balita siya. Kayo na lang ang pag-asa ko. Sana makuha nyo na yon sa kanila bago nila yon madala sa Shinjuku. Sandali, ano ba yung pinababawi mo sa amin? Ganito ang itsura. Anong laman?
Hindi ko pwedeng sabihin. Pero gusto kong malaman ninyo na kasing halaga ng white gold ang laman ninyo. Ha? Hindi namin tinatanggap ang misyon. Baka niloloko mo lang kami. Sandali lang. Bibigyan ko kayo ng 2 milyon. At hindi lang yun. Hanggat kaya ko ang anumang hilingin ninyo, pwede ko rin kayong bigyan ng bahay. O kaya naman ng mga mamahaling kotse. Anong masasabi mo, Ban? Sige, pumapayag na ako. Talaga? Oo, pero may kondisyon. Ayoko ng bahay o 2 milyon. Ang gusto ko, ibigay mo sa amin ng 1/10 ang laman ng kaon. Ayoka mo? Yun ang kondisyon ko. At kung hindi ka na mapapayag, maghanap ka na ng iba. Oo, sige. Pumapayag ako. Sa'yo ang 1/10. Kung ganon, okay na. Tinatanggap ng getbacker sa misyon. Salamat sa pagtangkilig. Ban, hindi mo alam kung anong laman ng kahon na yun. Bakit gumawa ka ng ganong klaseng kondisyon? Huwag kang mag-alala, Heaven. Dahil babayaran pa rin naman namin ang kasyon servisyo mo. Sige, aasahan ko yan. Wala nang bawian, ha? O, sige. Pag nalaman nyo na kung sino yung mga delivery expert, sabihin nyo na agad sa amin. Oo, sige. Sandali nga ba? Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Parang masabuti yata kung tinanggap na lang natin yung 2 milyon eh. Alam ko ang ginagawa ko. Hindi ba parang pamilyar ang mukha ng matanda? Bakit? Kilala mo ba siya? Hindi ka kasi nagbabasa. Ayan, tingnan mo, may dyaryo dyan. Ha? Aba, yung matanda? Siya nga! Mula sa Hokkaido, sa Sibet, mayroong natagpuan na isang Russian warship. Ginamit ang barkong ito noong Russian-Japanese War. Napag-alaman na naglalaman ng mga white gold. Ano? White gold? Aba, mas mahal pa yan sa tunay na ginto. At kahit magtrabaho tayo habang buhay, hindi tayo magkakaroon ng ganung kayamanan. Tama. At ang matandang yun na nakakita sa barkong binabanggit dyan. Hindi ganun, Ban. Hindi kaya ang laman ng kahon ng matanda ay... Posibleng kaya mahalaga sa kanya ang kahon na yun. Dahil naglalaman yun ng mga white gold. At sa atin mapupunta ang 1/10, kaya magkakaroon tayo ng mga white gold. May idea ka ba kung magkano ang white gold, Ban? Hindi ko rin alam. Pero nakakasiguro ako na higit sa 2 milyon ang halaga nun. At alam mo ba ano ibig sabihin ng Ichi? Yayaman na rin tayo sa wakas! Oo, tama ka, Ban. Sa wakas, makakakain na rin tayo ng masasarap na pagkain. Hindi na tuloy ako makapaghintay! Magiging bilyonaryo na rin tayo! Wow! Ang sarap pakinggan! Kinuha pala ng mga kalaban natin ang getbackers. Marami na rin akong naririnig tungkol sa mga getbackers na yan. At ang balita ko, nakabase sila sa Shinjuku. At wala kayong dapat ipag-alala dahil nandito naman kami para siguraduhin ligtas na makakarating ang kahon sa destinasyon ito. Masyado naman nag-aalala mong kliyente ito. Samantalang 3 magagaling na tao naman ang inupahan niya para magbantay. At walang masamang mangyayari sa kahon. Hindi ba hindi ko? Huwag ka masyadong kampante. Hindi pa natin naiyahatid ang kahon. Hindi dapat minamaliit ang kakayahan ng kalaban. Bakit? Kilala mo ba ang mga getbackers? Oo. Mahirap silang kalaban. Lalong-lalo na si Ban. Perfecto. Isa yata akong henyo. At dahil sa kausayan mo sa pag-iisip, magkakaroon tayo ng white gold! Oh? Ayan na! Paparating na sila! Gigi! Sandali lang! Hindi pa ako handa! Ano ba? Bilisan mo! Oh, ito na! Ayos! Ayos na! Pero ba't hindi sila tumigil? Kaya! Sandali lang! Banda kayo ngayon, kayo wala kayong ligtas sa akin. Hindi lang ako isang henyo, magaling din ako magbaleo. Nakalapan! Bawa ka naman sa akin! Ako po! Sandali lang! Kahit ang konsing kuba na to, hindi dapat minamaliit. Maliit nga ang konsing ko, pero meron itong B-Max 1100cc twin piston. At pina-upgrade ko pa ang 145 horsepower nito sa 190 horsepower. Masesya na muna ba, maestor ko muna ng speech mo. Bakit ba? Medyo lumalayo na tayo sa kanila!
Akong bahala, makakahabol tayo. May gasolina pa ba tayo? Yun ang problema natin ngayon. Kaya mabuti pa, bago sila tumulang makalayo, tumalong ka na sa truck. Sige! Kumanda ka! Ngayon na! Alam, Ginji! Oo! Teka, may babae! Gigi, huwag kang hihinga! Yumuko ka lang dyan! Gigi, ayos ka lang ba? Gigi, ano ko ba? Huwag kang ganyan! Itigil mo na kayan! Tama na, Gigi! Kaya mo ba yung Ginji? Sandaling, ano bang nangyari sa atin, Ban, ha? Ha? Ban dyan! Lagot kayo ngayon! Pag-aruma! Hindi yata marunong gumamit ng preno yun. Hindi ka na nga tayo mapulog doon sa bangin. Pero talagang hindi mo pa rin tinapakan yung preno. Kakaiba ka talaga, Mr. Racer. Hindi ka marunong gumamit ng preno. Hindi kayo makakatakas! Sabihin mo nga, Ban, anong nangyari? Ano ba ang nangyari sa akin kanina? Nawala ka sa sarili dahil naamoy mo ang poison perfume ni Himiko. Himiko? Gumagamit ang babaeng yun ng 7 iba't ibang poison perfume. Ang naamoy mo kanina ay gawa sa brain syrup ng Eve na nabuhay ilang milyon taon na nakalipas. Isa yun sa mga pabango niya. Kapag nakaamoy ka nun, ikilos ka na parang isang unggoy. Nang dahil sa pabango? Kung hindi kita kaagad binasa doon sa lawa kanina, malamang habang buhay ka nang magiging isip unggoy. Okay, Laban at Ginji, sana ligtas pa rin sila. Huwag ka mag-alala, mukha lang silang mga walang silbi pero magagaling sila. Heaven! May problema. Huh? Isa siya sa mga delivery experts? Hindi ko akalain ito ang makakalaban nila. Sana ligtas silang dalawa. Sa tingin ko, malayo na tayo sa mga pakialam ni Runyon. Pababa na kasi itong daan at mas matatagal sasakyan natin kaysa sa kotse nilang dalawa. Pero sigurado naman pa rin sila sumusuko. Dr. Jackal? Kailangan palagi pa rin tayong alam. Paano ba yan? Di napilit ako tuloy gumamit ng video ng Mr. Norbreaker. Dr. Jackal? Ako nang bahala. Pasensya na, pero hanggang dyan na lang yun. Iwan ang mga gamit ninyo at umalis na kayo. Pasensya na rin kayo, pero hindi namin pwedeng gawin ang gusto nyo. Dahil nandito kami para gawin ang trabaho namin. Sana maintindihan nyo. Ginagawa lang namin kung anong inutos sa amin. Silang kalabanin? Oo. Kasama nila si Akaba ni Burudon at kilala bilang Dr. Jackal. Napakalupit niya at wala siyang sinasanto. Kaya mag-ingat kayong dalawa sa tao yun.
tanggapin, pero mas malakas sila kaysa sa amin. Ang grupo nila, mukhang sanay naman nakita at pumas lang ng mga tao. Hindi tama ang ginagawa nila. Napakasama nila. Hindi ko ito mapapalampas! Kailangan na natin magpumadali. Tayo na, Genji. Sibakay ka na. Oo, at ipakita natin sa kanila na walang sino man o anong bagay ang nakakaligtas kapag kumilos na ang mga getbackers! Walang kwenta ang mga taong yun. Kaya hindi mo na dapat sila pinatulan pa. Meron kasi silang dalang mga sundata. At natapang nila, kaya nakalimut ako matulog sa kanila. Ayan na sila. Kaya nang inaasahan, hindi kagad susuko ang getbackers. Ang taong gumagamit ng Devil Line si Man. At ang pinuno ng sikat na gang sa Shinjuku na si Jinji na gumagamit ng kuryente. Ano sa tingin mo, Hinig? Kanina pa tayo tumatakas mula sa dalawang. Bakit hindi lang kaya natin sila tapusin? Anong ibig mong sabihin? Patayin sila? Sumasangayong pa ba? Para matigil lang ang pag-i-storm sa atin ng dalawang yan, tapusin na natin sila. Sabihin mo lang kung meron ka pang naiisip na iba pang paraan. Magaruma, itigil mo ang sasakyan. Si Jackal, hindi ba banjan? Istorbo kayo sa amin. Kaya dapat na namin kayo tapusin. Hindi ko. Manda ka. Maghaharap na ang Getbackers at ang malupit na